kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. October 12, 2023 ba nawawala itong si Catherine Camilon na isang teacher at beauty contestant pero mapahanggang ngayon ay wala pa rin kaalam-alam ang PNP kung nasaan ito at kung ito ba ay buhay pa. Kahit na ang kinukonsidera nilang person of interest na isang police major ay nasa pangangalaga na ng PNP, pero hindi nila kayang pigain ito para malaman ang kalagayan ng dalaga dahil sa alam ng nasabing person of interest ang kanyang karapatan, rason para manatiling walang ideya ang PNP sa kung ano na ang nangyari kay Catherine Camilon. Kung dati-rati ay mula lang sa sinabi ng kaibigan ng dalaga na mayroon umanong relasyon si Catherine Camilon at ang police major na si Alan De Castro, ngayon ay inamin na ito mismo ng nasabing pulis sa harap mismo ng PNP chief noong sila'y mag-usap noong 15 pa ng Nobyembre. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na may inamin ang person of interest. Pero patuloy pa rin tikom ang bibig nito sa mga tanong na kung nasaan na si Catherine. Sinubukan ng PNP na tanungin ito kung may kinalaman ba siya sa pagkawala ng dalaga. Pero simple lang ang naging sagot nito. I invoke my right to remain silent. Humingi rin daw ito ng tawad sa chief ng PNP dahil sa nakaladkad na naman ito ang may marami ng mantsang imahe ng PNP. Kidnapping at serious illegal detention ang ikinaso kay Police Major Alan De Castro, kasama na ang driver niya at bodyguard na si Jeffrey Magpantay at dalawa pang mga kalalakihan na nakita umano ng mga witness na siyang naglipat kay Catherine Camilon mula sa Nissan Juke papunta sa pulang Honda CR-V. Noon pa man daw ay nagsusumbong na si Catherine na siya pala ay sinasaktan ng karelasyon niyang pulis. Nang matagpuan ng pulang CR-V ay nakakuha ang soko ng mga hibla ng buhok at patak ng dugo sa loob ng sasakyan, at matapos ang ginawang pagsusuri ay napagalamang nagmula ito kay Catherine Camilon. At yung iba pang mga buhok na nakita ay posible raw na mula naman sa mga suspects na siyang naglipat kay Catherine sa Honda CR-V. Ayon sa PNP, maliban daw sa buhok at yung dugo na nakita sa sasakyan na nakumpirma na nagmula nga kay Camilon, ay may iba pa raw na mga nakitang mga bagay na pwedeng maging ebidensya laban sa mga suspects. Ang mga ebidensyang ito na natagpuan sa loob ng sasakyan ay patunay lang umano na tama nga talaga ang salaysay ng dalawang mga testigo na kanila ngang nakita si Camilon na inilipat sa Honda CR-V. Namukaan din ng mga testigo ang mga suspects dahil nilapitan daw sila mismo at tinakot pa nung mga oras na yun dahil alam ng mga suspects na may nakakita sa kanilang ginawa sa nanghihina na at duguan pang si Catherine Camilon. Ang tanong, kung hindi nila kayang mapiga ang kabaro nilang police major para kumanta sa kung ano nga talaga ang nangyari at kung nasaan na si Catherine Camilon, ay hindi rin ba nila kayang pigain para kumanta ang driver at bodyguard ng pulis na kasama sa kaso? Habang patagal ng patagal na hindi nalalaman kung nasaan na nga ba si Catherine, ay mas lalong lumalakas ang posibilidad na baka nga'y todas na ito. Sana lang ay itinago lang ito at may nag-aalaga sa kanya hanggang sa ito'y makauwi pa. Ang tanong, ano pa kaya ang mga balak na gawin ng mga pulis para malaman kung saan at kung ano ang nangyari kay Catherine Camilon? Sana ay hindi ito may sasama sa mga kaso na hindi nagkaroon ng hustisya. Ikaw, naniniwala ka bang buhay pa si Catherine Camilon? Gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.